narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang Miyerkules, mga kanutrisyon. Nandito na naman ako para busugin kayo ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Isang oras po gana sa impormasyon ang inyong mapapakinggan ngayong hapon dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Ako po si Joe Mirabal, ang inyong host ngayong hapon ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, natatandaan niyo po ba kung kailan kayo huling bumisita sa dentista? Alba na 7 sa 10 Pilipino ang hindi pa nakaranas na bumisita ng kanilang dentista dahil po sa kakulangan ng sa pansin. Pagdating sa oral health, tinatayang 800 million katao o 40% ng ating populasyon sa buong mundo ang naitalang may oral diseases o yung mga sakit sa bibig at ngipin noong taong 2019, no? So, ilan sa mga oral diseases na ito ay ilan sa mga oral disease na ito ay ang pagkabulok ng ngipin o kaya naman yung tuluyan ng nawala or napunod na. So, nakakaranas tayo po ng mga oral health diseases kapag hindi tamang ating pangangalaga, lalong-lalo ng ngipin at gilagid. Kung kaya naman, karamihan po sa atin kahit isang beses ay nakaranas na ng pagsakit ng ngipin dahil sa hindi tamang pangangalaga. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay maiiwasan. Ano nga ho ba ang mga paraan para maging lagi not healthy pagdating sa oral health? Ano ang may tutulong nito sa pagkakaroon ng wastong nutrisyon at maayos na kalusugan? Kaya mapalad po tayo dahil makakasama natin mamaya ang Division Chief ng Oral Health Division ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department na si Dr. Manuel Ballesteros. At sa ating flash report naman po, bibigyan tayo ng latest update ng isa sa ating Nutriskwela Community Radio Station mula po sa bayan ng Del Carmen, Surigao del Norte. Diyan po yan sa Caraga Region. At syempre, hindi mawawala ang mainit na balita at isang nutritious na recipe na hatid ni One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo. Napapanahon at kapakipakinabang na impormasyon ang hatid namin ngayong episode, kaya huwag po kayong aalis kaya magbabalik ang One Nutrition, One Nation makalipas ng ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Magandang hapon, Ms. Jovi. Ginanap ang ASEA Nutrition Surveillance System Beta Consultation Meeting and End User Training sa Makati City noong 12 hanggang 14 ng Oktubre. Ang ASEA Nutrition Surveillance System o ang ANSS ay isa sa mga proyekto ng ASEAN Strategic Framework and Action Plan for Nutrition 2018-2030 upang isakatuparan ang layuning ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng Pilipinas, katuwangang bansang Indonesia, Development Partner UNICEF, East Asia at Pacific Regional Office. Dinaluhan ang naturang consultation meeting ng System Developer Team, Nutrition Contact Points ng ASEAN Health Cluster, ASEAN Secretariat at mga representative mula sa 10 ASEAN member states kasama ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam.
Nagbigay mensahe naman si Assistant Secretary at Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Asasena M. Dayanghirang, na delegado rin ng Pilipinas. Ani niya, makakatulong ang ANSS sa pag-monitor ng nutrition situation at pag-update ng mga polisiya at programang pang-nutrisyon sa ASEAN region. Nagbigay pa sa salamat din siya sa walang kupas sa suporta ng ASEAN member states upang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga bansa pagdating sa nutrition surveillance. At yan, Ms. Jovi, ang aking hatid na balita ngayong hapon. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At kasama niyo pa rin kami dito sa One Nutrition, One Nation. At marahil marami po sa atin ang nakararanas na nung pagkakasakit ng ngipin o magkaroon ng infeksyon sa ibang bahagi ng ating bibig, o yung mga singaw-singaw dyan, di ba? Ang sakit talaga, no? Parang naiiyak ka. Kaya kapag nakaranas tayo ng ganitong kondisyon, ay madalas nawawalan tayo ng gana o nahihirapan tayong kumain. Kaya posibleng makaapekto ito sa ating nutrisyon at kalusugan, lalong-lalo na kung malala na, no? Pero may paraan bang upang mapanatiling healthy ang ating ang bibig at ating ngipin at gilagi? Ano kaya, may mga pagkain po ba na nakakabuti o nakakasama? At para sagutin po yan, may ating mga tanong tungkol sa oral health at nutrition. Mapaalad po tayo dahil makakasama natin ngayong hapon si Dr. Manuel Valesteros, ang Division Chief po ng Oral Health Division ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang hapon po, Dr. Noel, at welcome po dito sa One Nutrition, One Nation program. Ako po si Jovi Raval. Magandang hapon po, Ma'am Jovi. No? Ako'y nagagalak na nasa palatuntunan ninyo dito sa National Nutrition Council po. Thank you. Okay, thank you po Dr. Noel once again sa oras ninyo. Unang tanong po Dr. Noel, ano ho ba ang sinasabi natin, ibig sabihin pag sinabi natin na oral health, at bakit ho mahalaga na bigyan natin ito ng pansin? Okay, napakahalaga ng oral health. Ano ba yung oral health, no? Short of saying kalusugan ng bibig. Kaya pag sinasabi natin oral health, hindi lang ipin yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung gilagid, yung dila, yung cheeks, yung ngalangala, pati yung salivary glands na siya nagpro-produce ng laway. So kailangan healthy lahat ito para ma-perform natin yung functions. Basically, yung functions napaka-importante, pagnguya, no, eating, paghinga, at saka pagsasalita. Kaya ganun kahalaga ang oral health sa ating kalusugan. Oo, kasi naalala ko nung bata ako, pag sumakit yung ipin ko, parang buong katawan ko ba? Apektado, parang iiyak-iyak kung ano-ano pinagagagawa, no? Para malang matanggal yung sakit. And I'm sure marami sa ating mga kababayan nakakaramdam nito. So Dr. Noel, may datos po ba tayo kung ano ang kasalukuyang estado ng oral health sa bansa? Yes, ma'am. Napakasama ng oral health status ng bansa. Ang sinasabi dun sa pinaka-latest statistics ay 76% ng Pinoy sira-sira ang ipin. Napakataas. Okay. And then 50% may sakit sa gilagid. So periodontal disease ang tawag doon. No, so actually, ma'am, nakakahiya kasi medyo isa tayo sa mga pinakamataas na pagkasira ng ipin sa buong mundo according to the World Health Organization. Naka-red alert ang Pilipinas, no, sa pagkabulok ng ipin. And yet, hindi masyado nga na napapansin. And I'm sure sino among the age groups, kasi usually pag matanda, wala nang ngipin. Okay. Sino ba yung mga mas madalas na magkaroon nitong mga problema sa
sa ngipin at saka sa gilagid. Ma'am, ano eh, actually walang pinipili yan eh. Sa pagkapanganak pa lang, ano na yan eh, nasisira na yung ipin ng mga bata. Makikita nyo, tingnan nyo yung mga 2 years old. Kumisan 1 year old lang, sira na yung mga ngipin eh. Kasi nga, hindi naaalagaan at hindi nabibigyan ng wastong gabay. And then, ang masama pa sa Pilipinas, nanonormalize yung pasta, bunot, pustiso, lalo na yung bunot. Kaya, pag hindi naalagaan sa pagkabata ang ngipin, tuloy-tuloy na yan hanggang pagtanda. And sad to say, even yung pagkatanda, nino-normalize din na wala ng ipin, kailangan na magpustiso. So kami nga dito sa DOH, yun ang sinasabi, bakit tayo nakafocus masyado sa treatment, pasta, bunot, pustiso, when ang importante dito, malaman ng taong bayan, na ang pagkasira ng ipin ay preventable. And it starts with the first 1,000 days ng bata. Uh-huh. Ah, so talagang kasi nga naman kung nabunot na, wala ka na talagang magagawa, no? At yung iba nga, buti nga nasabi niya, pustiso. Yung iba, wala talagang pustiso. Talagang bungi na. Kaya ang saya pag umite. Ma'am Jovi, alam mo yung nanay ko, may pustiso siya. Love na love niya yung pustiso niya. Pero nung nagka-Alzheimer na siya, tsaka demensya, hindi na niya magamit. In short, pwede naman maiwasan yun eh. No? Kasi hindi pustiso ang solusyon talaga. Ang pinaka mahusay pa rin sa pagkain, sa pagmuya, ay yung natural na ipin. Kaya maaalagaan siya, mabigyan lang ng wastong gabay. Bakit nga ho ba ganun ang ating kawalan ng pag-aalaga sa ngipin? Ano ba mga dahilan? Ma'am, siguro maraming misconceptions tsaka hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Kaya nga sabi ko nga nung inimbita niyo ako dito sa National Nutrition Council, importante na pagtulong-tulungan po natin kung paano maibibigay yung mensahe na importante ang oral health sa good nutrition, lalo na pag tumanda na. No, kasi maraming mga matatanda, well, my parents included, kasi puro bunot dati eh. Kaya nung nagkasakit na sila, Alzheimer, dementia, mas bumilis yung pag-deteriorate ng kanilang health kasi hindi sila makakain talaga. Oo nga naman, no? Kasi habang natanda, hindi na kaya yung mga kinakain dati na matitigas. Ano kaya mga factors nito? Kasi like ako, nung bata ako, pag sinabi dentista, pati mga klase ko, takot talaga yan sa dentista. Isa kaya ang dahilan yon na simula pagkabata hanggang pagtanda, parang pag nakita ng dentista, parang multo. Oh, Ma'am Jovi, kasi isa yan sa mga misconceptions. Pupunta lang tayo sa dentista kung kailan masakit. At kung masakit na, wala nang magagawa yung dentista, kundi bubunutin. Kasi hindi na madalas yan, mahal magparoot kanal, mahal ang treatment talaga sa dental. Pero sad to say, ang kultura dito, hindi magpapa-check up for prevention. Magpapa-check up lang pag hindi na matiis yung sakit. Kumisa nga pag masakit, magse-self-medication pa eh. Pero it will not solve the problem. So ang importante dito talaga, lalo na sa oral health, prevention talaga. So talagang dapat paigtingin natin ang sinasabi ko nga, ang prevention starts during the first 1,000 days. Eh. No? Kasi doon nagsisimula at pag maganda ang ngipin ng bata, tuloy-tuloy na yan ang pagtanda. Kasi even habits, good hygiene habits, they are developed during the first 1,000 days. Kaya kung papabayaan na natin, faulty diet, kung ano-ano pinapakain, matatamis, soft drinks, candy, lahat yan, it will lead to bad oral health talaga. At pag ang studies talaga, pag sira-sira ang baby teeth, tuloy-tuloy na yan hanggang permanent. So, yun po. So, bago natin po pag-usapan yung prevention, ano ho muna ba yung mga kadalasang mga sakit, no, na nangyayari sa ating ngipin, bibig? So, magsimula na tayo dun sa pinaka-common, yung pag sumakit ang ipin. Kadalasan, pag sumakit ang ipin, magpaparacetamol, pero hindi yun ang solusyon kasi pag sumakit, lalong sasakit kasi lumalalim yung sira ng ipin. At pag hindi pa pinagamot, pwedeng mamaga.
Pag halimbawa na maga at mababa ang resistensya ng pasyente, ng bata o ng matanda, mamamaga, pwede yung buong pisngi mamamaga. Marami kaming batang trinit, pati lalamunan, Ludwig's angina ang tawag doon, talagang namamaga na hindi na makahinga. At lalo na pag medically compromised ang bata, may sakit sa puso, pwede siya magkaroon ng ma-exacerbate yung heart condition niya, lalala, no? Kasi magkakaroon ng infective endocarditis. Sa aking practice sa pediatric dentistry, ang pinakamalala, isang pasyente, isang bata na mga 3 years old, nagkaroon siya ng meningitis at ang na-identify lang ng mga pediatricians, ang infection nang gagaling doon sa baby teeth sa taas. Kasi konektado lahat yan, eh, di ba? So, pinakamalala na pwedeng mangyari, eh kumalat doon sa iba-ibang parte ng mukha, lalo na ang brain, pati pwedeng mabulag din pag pinabayaan, eh. Kaya pag sira-sira ang ipin ng bata sa karapatang pambata, hindi dapat talaga pinapabayaan kasi child neglect yun. Inaalagaan talaga dapat, lalo na ng mga magulang. Baka maraming din nakakaalam niyan na akala mo simpleng sakit lang ng ngipin, may posible pa palang mga malalang kondisyon, no? Na pwedeng makabulag, no? Hindi mo akalain, nakakabulag pala pag may problema sa ipin. Sa gilagid naman, Dok, kasi usually ako nakakaranas din ng singaw. Common din ba yan? Singaw, maraming rason kung bakit nagkakaroon ng singaw. Like for example, di ba, pag nakagat natin yung labi natin, yung dila, trauma is one of the reasons for singaw. Pag masyado kayong stress sa buhay, stressful, nakakasingaw din yan, no? Pero usually ang singaw kasi mawawala rin yan in 2 weeks, no? Sa gilagid ang pinaka, pero titingnan nyo din, pero kasi may mga singaw na baka, alam niyo, pag malaki lalo, baka ano siya, eh, symptom din ng oral cancer. So, kailangan nagpapa-check up din, no? So, sa gilagid, pero pinaka-common talaga yung sakit sa gilagid, yung periodontal disease, di ba? Yung sinasabi nila na pyorrhea, na bigla na lang, bakit nag-uugaan yung mga ipin, no? Kaya nga, pag hindi kayo nagpapalinis ng ipin regularly, mauuna yan, gingivitis, dudugo mo na yung gilagid. Tapos, pag pinabayaan nyo pa, kakalat yung infection doon sa supporting structures. Kaya mamaya, nakikita nyo, nag-uugaan na lang yung mga ipin. Lalo na sa mga pasyenteng may mga medically compromised, yung diabetes, lahat yan, kailangan lalong alagaan ng ipin at magabayan sila para hindi, kasi preventable pa rin naman, eh, with proper oral hygiene at saka guidance ng dentista. Parang nanginginig mga ngipin ko dun sa sinasabi niyo, Dok. Katakot naman talaga. Kaya maganda yung sinabi niyo na prevention, lalong-lalo na sa first 1,000 days. So pag sinabi po nating prevention, ano ho ba yung pangangalaga ng kailangan? So importante na alam ito ng mga nag-aalaga ng mga babies. Pero nag-umpisa yan pag buntis. Ano ho ba yung dapat gawin na buntis? Okay. Dun sa module na ginagawa namin ngayon sa first 1,000 days, talagang hindi dapat magkakasakit ang nanay during the first 8 weeks. Kaya kailangan healthy pregnancy. No? Yan yung campaign namin sa DOH. Healthy pregnancy. Kasi kung magkakasakit yan ng anuman during the first 8 weeks, maapektuhan din yung formation ng mga baby teeth, pati ng permanent. Kasi buntis pala, nagpo-form na yung mga permanent teeth, baby teeth, pati yung mga ibang oral health structures. So, dapat healthy pregnancy talaga. Pangalawa, ang sinasabi ko sa mga nanay, mag-toothbrush kayo at saka pakita kayo sa dentista kasi merong vertical transmission of disease. Like for example, marami tayong nakikita mga buntis, sira-sira yung ipin. Pag hinalikan nila yung baby nila o yung mga sharing of utensils, natatransmit yung bacteria, may vertical transmission from the mom down to the baby. No? So, importante, malinis din ang bibig ni nanay para, kasi ang studies din, pag sirasira ang ipin ng nanay, sirasira rin ang ipin ng baby, it will follow because yun nga yung infection pumakalat. No? So, yun ang importante, kaya may mga pamamaraan na kami sa primary care kung paano ito maiiwasan. Kaya magkukonsulta talaga sa dentista, yung buntis. And then, pagkapanganak, importante,
yun, talagang in-emphasize namin exclusive breastfeeding for the first 6 months. Kasi talagang less cardiogenic or less na nakakasira sa ipin ang breastfeeding as compared sa infant formula milk na napakataas po ng sugar. So, importante, breastfeeding. And then, ang problema kasi, ma'am, yung mga pinapakainan ng nanay pag 6 months onwards, dapat talaga puro sariwa at healthy. No? Di ba? Meron kayong pinggang Pinoy, balanced diet. Pero hindi nasusunod yun kasi yung mga marami kami mga pasyente, iniintroduce na yung mga soft drinks, yung mga processed foods, tapos tsokolate, lollipop, mismong doktor minsan nagbibigay ng lollipop dun sa... At lahat ito nakakasira. Pero talaga ang sa aking experience, ma'am, ang nakakasira talaga ginagawa pampatulog yung gatas sa gabi. So hindi namin binabawal ang gatas, pero huwag yung gagawin pampatulog kasi pagtulog yung bata, walang saliva, hindi nahuhugasan yung ipin, kaya nagkakaroon ng acid formation. Anong sinasabi ng acid? Anong ginagawa ng acid? Tinutunaw yung ipin. Kaya marami dito, at the end of the first 1,000 days, bubunutin na lahat yung baby teeth. At yun pa rin na sinasabi kasi ng mga nanay, eh baby teeth lang naman, mapapalitan din naman niya. And that's a misconception. Kasi ano yan eh, ang tawag niyo doon, intergenerational, yung next generation, pasahan yan eh. Kaya baby teeth pa lang, alagaan na. So the prevention really starts during the first 1,000 days. Ang napapansin ko, Doc, yung mga baby na nakabote, puro lahat na ng ngipin niya itim, no? Ibig sabihin, nabababad dun sa matamis na formula milk, no? Yun ang epekto, no? Yes, ma'am. Lalo na pag formula milk, ang tataas ng sucrose, yung sugar. Kaya pag nakababad pa yan, tsaka yung frequency, yung sobrang dalas, talagang masisira. Kaya kailangan talaga oral hygiene pa rin. Ang sinasabi ko sa nanay, yun nga, di ba, sanayin sa tubig. Hindi yung mga fruit juices na artificial at not even soft drinks. Sanayin sa tubig, tubig, tubig. Kasi tubig is good for the general health and also for the teeth. Oo, kasi minsan parang reward sa bata yun pag naging mabait. O, to, hetong candy, mga ganon. Okay. So, balikan ko lang, Doc, yung tungkol sa pagsisipilyo. Gaano ho ba dapat kadalas? Gaano katagal? May tamang paraan ho ba ng pagsisipilyo? Kasi minsan hindi na natuturo yan eh. Okay, ganito ha, para maintindihan ng inyong audience, para epektibo ang pagsisipilyo, memorize nyo lang to. Sipilyo. S, sapat ang amount ng fluoride. Kaya yung baby, 1K. Pag matanda, 1.5K. I, sapat ang amount. No? So, halimbawa, sa baby, kailangan dampi lang. And then, pag marunong ng dumura, pwede na yung pea size hanggang doon sa toothbrush bristle. No? And then P, paikot-ikot. Kailangan yung toothpaste na nare-reach out niya lahat yung mga ngipin. Kaya nga yung mga bata kailangan supervised brushing eh. And then I, pag nagsipilyo tayo, iwasan na magmumog. Dura lang, huwag magmumumog. Okay? Mapait eh, Dok. Yung toothpaste mapait? Kasi may naiwang lasa. Hindi kasi ma'am, alam mo tayo na sa Pilipinas ang mahilig magmumog. Kasi pag nagmumog ka, nawawash off yung fluoride kasi it takes time for the fluoride to take effect para ma-arrest yung cavities. Kaya pag nagmumog ka kaagad, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ma-release yung fluoride doon sa toothpaste and exerts its anti-cavity action. Kaya importante, the longer na nakababad yung toothpaste, the more effective siya against cavities. Pati yung iba, yung iba grabe magmumog eh. Talagang na-stretch. Ma'am, pag mamumumog, before toothbrushing, not after the toothpaste. Ah, okay. So... And then L, yung laging araw at gabi. Ang pinaka-importante yung gabi. Kasi pag tulog tayo, walang saliva. So, hindi napapaliguan yung ipin. No? And then why? Yes to kain, brush, tulog. So, ibig sabihin nun, ang pinakahuli natin gagawin sa gabi o bago matulog ay pagto-toothbrush.
Katulad nung mga sinasabi ng mga nanay, eh dok, tinututbrush ko naman. Pero pagka-toothbrush, ibabalik yung gatas, gagawin pang patulog. Kaya masisira pa rin. And then, ito yung tinatanong mo, ma'am, lalo na pag mga older children and onwards, hindi bababa sa 2 minuto ang pagtututbrush. Kasi it takes time for the fluoride ion to be released from the toothpaste. No? Kaya yun, para ma-maximize mabuti yung fluoride, wag magdura lamang, wag magmumog, at 2 minuto. Madalas, ang sa studies, 49 seconds lang nagtututbrush ang tao. Kaya hindi siya enough kasi lagi tayong nagmamadali eh. No? So at least 2 minutes. So sabi nyo kanina yung letter L, araw, gabi. Does that mean 2 beses ang recommended na hindi, usually kasi natuturo 3 beses, di ba? Oo. Ang importante talaga after breakfast and before sleeping. Kasi ma'am, sinasabi ko yun sa mga pasyente, hindi rin masyado OA yung brush-brush. Yung mag-brush palagi. Kaya kung minsan, tapos yung ganun mag-toothbrush, yung nanggigigil. Kasi nagsisira din yung enamel, napupudpud eh. Kaya, like yung sinabi ko, hindi naman talaga yung toothbrush carrier lang siya, tsaka nalinis yung mga plaque. Pero ang talaga magpapatibay is the fluoride. Kaya kung minsan ako, hindi maiwasan yung abrasion. Abrasion ang tawag din, napupudpud yung mga ipin kasi nanggigigil sa pagtututbrush. Akong ginagawa ko all throughout the day, hindi toothbrush eh, finger brushing lang. Kasi hindi ka rin pe, hindi mo kailangan protektahan mo din yung enamel ng ipin mo. Kaya day and night, okay na siya. At ang critical dyan, yung before sleeping. No? Kasi pagtulog tayo, di ba, sabi nga, napapanis yung bibig. Dapat hindi nakakain. Pagka toothbrush, di bago matulog, huwag nang kumain. Toothbrush yung pinakahuling gagawin. Eh, may midnight snack pa doon. Hindi, kung mag-midnight snack, mag-toothbrush ka after midnight snack. Sabi nyo rin, yung sa toothbrush, ibang nga, gigil na gigil. Kasi tas pag tinignan mo sa market, meron yung soft, meron lang medium, at may hard. Meron ho bang appropriate o depende yan sa tao? Ma'am, I really recommend soft bristles. Soft bristles. And then, hinay-hinay lang. Huwag kayong mag-toothbrush ng horizontal strokes na gano'n kasi doon napupudpud yung ipin eh. Pag mag-toothbrush kayo, for adults to, lalo na pag nagkakaedad, kailangan hinay-hinay talaga kasi madaling mapudpud yung ipin. Pag upper teeth, downward strokes. Pag lower teeth, upward strokes. Kailangan hinay-hinay. Soft bristles lang. Huwag vertical, horizontal. Pupudpud yung ipin eh. Kaya ang dami ngayon matatanda, yung lolo't lola natin, pudpud lahat yung mga ipin eh. Kasi bumababa na nga yung gilagid, tapos yung nai-expose na ipin doon, yung cementum, madali ma-abrade yun eh. So pag baby, circular. Pag matanda, up-down, gano'n. Alright. So kailangan yun na i-investan natin, no, yes, ng pamilya, yung fluoride toothpaste. Ang isa pa rin siguro kailangan investan, Doc, yung pagbisita sa dentista. Gano ho ba, ano bang re-recommend na pag-visit sa dentista na hindi lang kapag may masakit? Okay, buti tinanong nyo yan. Ito yung pinopromote namin ngayon sa DOH, yung dental home. Yung dental home talaga, primary care siya. So ano itong primary care? Actually, buntis pa lang talaga, kailangan na check up na yung nanay. No? And then ginagawa namin, dapat ideally, kasi high risk ang pregnant women sa dental caries at periodontal disease, every 3 months. No? Ngayon, paglabas ng bata, nag-check up din yan every 3 months. And may ini-introduce kaming early oral screening. I-check up namin yung mouth structure, yung mouth mismo. Kasi maraming mga condition sa bibig which might interfere with breastfeeding. Katulad ng cleft palate, lip tie, tongue tie, meron pang natal teeth. Diba, kumisan, pagkalabas pala ng baby, may ipin na. Tapos nataka yung nanay, bakit ang nasasaktan siya magpa-breastfeeding o ayaw mag-breastfeed yung bata.
So ito dapat na-check up, and generally sa mga bata, dapat pagkapanganak pa lang na-check na to. And then pag lumabas na, lalo na pag ano, ang sinasabi namin, dapat 1 year old pa lang eh. No? Nakikita na talaga may dental home na yung bata, and then na-check up every 3 months. And then kung okay na siya, kahit every 6 months na. So depende sa risk assessment. But generally, children, high risk yan every 3 months. Kasi nga doon nasisira yung ipin dahil doon sa mga kinakain nilang junk food, soft drinks. Elderly, very high risk. Sabi ko nga, 50 years old ka pa lang, kailangan every 3 months nakikita ka na. Eh, kasi may mga preventive measures na. No? So, depende sa risk assessment, high risk ang mga Pinoy, ako, 3 to 4 months. Hindi pwedeng 6 months lang eh. Kasi minsan, iba-ibang naririnig ko. So, 3 months. Minsan nga, at least twice a year lang, mga ganun-ganun. So, at least 3 months pala, no? Just to be on the safe side, di ba? Depende, ma'am, sa risk assessment. Kasi iba-iba ang tao eh. Merong sirain ng ipin, merong hindi. So, depende. Hmm. Meron pa nga that time na uso yung nilalagyan ng ginto, no, Doc? Pero buti na lang, wala na yun. Wala na. Baka meron pa rin, pero generally wala na. Alala ko yun, kapag hinuka yung ngipin yung inaano, nakakaw. Ayun. Ang dami na natin na pag-usapan. Ang isa rin nabanggit nyo kanina, yung mga pagkain ng mga matatamis, no? So ito ba, anong mga pagkain ang hindi nire-recommend, no? Meron din bang pagkain na nakakatulong ma-improve yung oral health? Okay. Alam mo, ma'am, sa global, sa abroad, no, yung mga global recommendations, do not introduce sugar during the first 1,000 days. Huwag no sugar before age 2. I-delay ang introduction ng sugar. Why? Diyan nagiging addicted yung mga bata sa sugar. Kasi addictive talaga ang sugar. Pag inintroduce mo during the first 1,000 days, hahanap-hanapin na yan hanggang pagtanda. Kaya kung makikita nyo, yung mga addicted sa mga lollipop, iniintroduce ng nanay, matatamis, cake, lollipop, ano pa ba, yung mga biskuit. No? Hindi na ako mag-mention ng brand kasi may mga brand na talagang yun ang gustong-gusto ng mga bata. Yung mga sugar, no? Yung juice na akala mo healthy pero actually hindi, yung mga artificial juices, puro sugar ho yun. At pag inintroduce natin during the first 1,000 days, they develop that habit, hahanap-hanapan nila ang mga matatamis. Kaya may mga pasyente ako na nasanay sa tubig, yung healthy foods, gulay. Pagkikita nyo, ayaw nila ng matatamis pag tumanda sila. Lalo na 2 years old, meron ganun eh. Kaya importante talaga yung delay the introduction of sugar because it's really the sugar na talagang it produces acid. It will produce microorganisms that will produce more acids. Kaya talagang sirain ang ipin natin. Pati mga matatanda din, kasi pag tumatanda, nagda-dry mouth na, nawawala na yung saliva. E saliva is your natural defense mechanism against cavities. Kaya pag nagda-dry mouth ka na, o marami kang maintenance drugs, tapos iwasan mo lalo yung mga matatamis. Besides, of course, prone ka sa diabetes, cancer, so on and so forth. So, sugar talaga. Kaya ako, ang sinasabi ko na lang, kung addicted ka sa sugar, always follow it with sugar. Pero mabuting iwan. Alright. So, ang dami na nating natutunan from you, Doc Noel. Ano? Last question po, ano ho ba yung mga programa ng pamahalaan, lalong-lalo na po ng Department of Health, para mapalawak po, lalong-lalo yung sinasabi niyong prevention pagdating sa oral health? Okay, siguro marami pa kaming ginagawa sa Department of Health, mga policies and even programs. Kaya ngayon makakatulong ang National Nutrition Council para paigtingin ng information on primary care. Ano ba yung primary care? Humingi tayo ng sa ating mga LGUs ng preventive and control, prevention and control. Huwag tayo humingi ng mga programang puro Dr. Bunot. Kasi pag puro bunot ang inirequest nyo sa inyong mga mayor, ubusan ng lahi. No? Kasi pag
pag puro bunot, inuubos niyo yung ipin, paano makakamuya si nanay, si tatay, si baby, no? So prevention na talaga ang ating hingiin, no? Hindi na bunot, kasi maiiwasan ng bunot, maiiwasan ng pagkasira ng ipin. At marami yan, marami kaming modules na ginagawa ngayon. Kaya ako, ang advice ko sa mga nakikinig, lalo na buntis pa lang yung mga nanay, alagaan na ang inyong ipin at kalusugan, kasi yung inyong kalusugan may epekto sa ngipin ng bata sa loob. Pangalawa, pag lumabas na yung bata, maglinis, linisin yung gums, linisin yung ipin, bantay white spot, at tingnan kung ano yung mga pinapakain. Seryosohin ho natin yung breastfeeding exclusively every 6 months, lalong-lalo na yung complementary feeding, kasi 6 months onwards, lumalabas na yung mga ngipin. And imagine yung, ma'am, 9 out of 10 Filipino children, sira ang ipin. So, paano na makakakain itong mga to, no? Kaya, yun lang, sana pagtulong-tulungan natin magkaroon ng, ang tawag namin kasi orally fit Pinoy para sa healthy Pilipinas. Kasi we cannot really speak of a healthy Pinoy kung isa tayo sa may pinakabulok na ipin. At yung bibig natin hindi healthy, because the mouth is the entry point. Ang bibig ang gate towards good health and nutrition. So yun lang. Salamat, ma'am, sa pag-imbita. Opo, maraming salamat po, Dr. Noel. Ang dami nating natutunan. Hopefully, maging habit talaga yung pag-toothbrush, yung hindi pag yung dura lang, wag mumog, at yung iba pa ninyong mga nabanggit, no, yung importante ang prevention. So bago po tayo magpaalam sa inyo, baka bigyan niyo ho kami ng inyong panghuling mensahe para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. So mga kanutrisyon, ang mensahe ko lang, pangalagaan natin ang ipin natin. Ang ating buong bibig, pangalagaan natin, importante ho yan. Kasi huwag na nating hintayin sumakit. Pumunta tayo sa ating mga primary care providers, primary care workers for prevention and control. Nakita ko to sa aking mga magulang, no? Nung nakita ko nagsuffer sila sa oral health, lalo na nung nagka-dementia, ang feeling ko I could have done better sa prevention. Kasi maiiwasan naman talaga. Huwag tayo maging reactive, maging proactive tayo. So pangalagaan natin, kasi pag mahusay ang ating oral health, equals quality of life, no? At karapatang pantao ang oral health, lalo yung mga bata, pag sira ang ipin, dami eh, nalalabag yung karapatan nila towards good health. So paigtingin ho natin yung oral health also as a human right, karapatang pantao siya. Kaya nasa ating kamay, no, kung tayo magiging malusog orally. At siguro yun lang. At kung kailangan nyo lang ng tulong, nandito naman kami sa DOH para gabayan kayo. Alright. Marami pong salamat, Dr. Noel Ballesteros, sa lahat ng mga binahagi ninyo sa amin tungkol sa oral health. Maraming salamat po. Maraming, ma'am. Maraming salamat po, Dr. Noel Ballesteros, sa inyong oras. And I'm sure marami pong natutunan yung ating mga kanutrisyon na talagang kailangan pangalagaan ang ating ngipin at ating mga gums. Dahil hindi lang ho pamporma yung pangiti-ngiti, pero make epekto pala sa ating pangkalusugan. Alright? So sana po marami kayong natutunan tungkol po sa oral health. At yan po, napahinggan na muli si Dr. Manuel Ballesteros, ang Division Chief ng Oral Health Division ng Disease Prevention and Bureau ng Department of Health. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Mission.
At nakatutok pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council na napakikinggan po sa 50 community radio stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At makikibalita naman tayo sa isa sa ating Nutriskwela community radio stations mula po sa Caraga Region. Kasama natin ngayon si Station Manager Elwin Argana ng Radyo Kabakawan 97.7 FM mula po sa Del Carmen, Surigao del Norte. Masustansyang hapon, Station Manager Elwin, at welcome sa ating programang One Nutrition, One Nation. Hello ma'am Juby, magandang umaga, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po ng ating programa ngayong hapon o ngayong panahon po na magkakaroon tayo ng talakayan pa sa mga programa ng Radyo Kabakawan. And let me take this opportunity, first of all, na salamat po for inviting us to become part again of your program, Ma'am Juby po. At of course, welcome na welcome kayo, lalong-lalo na ikaw, Elwin. So una muna, kumusta na kayo, no? Ang Nutriskwela Radyo Kabakawan, matapos ng yung manalasa, ang malakas na si Bagyong Odette noong Disyembre last year. We all know po ma'am na talagang damage po yung ating Radyo Kabakawan the time na nag-onslaught po yung ating super typhoon ulit. Pero we need to move on. We need to move on po para po sa community, considering that Radyo Kabakawan po ang Radyo Kabakawan po ang nag-iisang radio station, commercial radio station owned by the government po, na pwedeng tumulong freely para po makapagbigay po ng responsabling informasyon sa ating mga tagapakinig. So far po, actually malapit na po mag 1 year. Malapit na po mag December. So we are kicking and we are still alive and we are working for the good po ma'am ng ano, working po ng para sa community po through Radyo Kabakawan po. Oo. And we're happy na unti-unti no nakakabawi na no ang Radyo Kabakawan. And mga recent months, ano na ba yung kumusta lang inyong programming? Ano na ba yung mga programa ninyong napapakinggan na sa ere? Actually during that time na nanalasa po yung Odette, so nagka-problema po yung ating antenna at saka yung transmitter, pero ginawan po namin yung paraan para at least ma-comply po namin yung guidelines at policies po ng National Nutrition Council, kasi para somehow during the monitoring po is mapakita po namin that we are still having po ng mga programa. So far po, ang mga programa na napapakinggan po natin sa Radyo Kabakawan is actually we have the ongoing in SOA, Nutrition School on the Air. Ongoing po siya ngayon na I think nasa 10 session na po tayo. So ang mga speaker po natin is yung mga barangay nutrition scholar po natin. We are maximizing their expertise po na para ma-share sa community yung mga topics po para sa ating EDSOA. Then we also have here ang mga topic po na considering po na the time na wala pong we are not allowed. Yung time po ma'am na pandemic po yung sa COVID-19 pandemic. So ideally hindi po allowed yung mga partners po namin na makapunta dito. So that's the reason why nagbibigay na lang po sila ng mga audio materials. And then, for the information po ng ating mga tagapakinig, ang Radyo Kabakawan po ay situated po sa ating university. It is managed po ng Surigao del Norte State University, then Surigao State College of Technology, of course with the support po ng ating local government unit ng Del Carmen. So ideally nandito po sa ating Radyo Kabakawan, nandito po sa ating school ang ating Radyo Kabakawan. And na maximize po natin si Radyo Kabakawan through the what we call radio based extension program, because again we are not allowed to go to the community. So we have the radio based extension program. All of the programs po ng ating university, ng college po is na ma-maximize po si Radyo Kabakawan para po makapag-conduct ng extension activity po sa community. Then, nakatulong din po tayo, Ma'am Jove, sa
Department of Education, particularly po sa kanilang radio-based instruction. So ginamit po yung ating Radyo Kabakawan as pilot station para po magkakasagawa sila ng kanilang mga activity through radio-based instruction. Then we also have the partnership with the CHED, Commission on Higher Education. We have the MOA, na kung saan po ang lahat ng programa or lahat po ng mga scholarships from the Commission on Higher Education is binabroadcast po sa ating Kabakawan. Then we also have here para po sa mga youth sectors. Meron po mga programa para sa student leaders, mga youth leaders through the Del Carmen Youth Initiatives po. So far, we are so happy that despite po sa mga challenges na na-encounter po ng Radyo Kabakawan, still, nandun pa rin po yung mga sectors, different sectors, different organizations po na, what is that, yung ginagamit talaga yung ating Radyo Kabakawan po para po makapaghatid ng kanilang information to their respective clientele po. May suporta pa rin ba kayong natatanggap mula sa lokal na government ng Del Carmen, pati na rin sa, kung meron din, sa iba pang support from the province o kaya ng DOH? Yes po, ma'am. Actually, sa local government unit po is meron po silang allotment through SB resolution po na 200,000 per year. And that is actually yung ginagamit po namin para po sa maintenance po ng ating mga kagamitan. And then, since I am ako po yung community extension coordinator po sa aming campus, so nilagyan ko po talaga ng budget po yung ating Radyo Kabakawan sa nagaling po talaga sa nagaling sa ating school para somehow may magagamit kami. In fact, pinuntahan ko po talaga yung ating college president, then yung ating campus director para po mabigyan ng budget para po maayos po yung roofing, yung ceiling, yung mga pin, yung pe, mga pin, pen, yung ano, yung na damage po yung during typhoon audit. So it's good po na working na, ongoing na po yung ano, pag-rehabilitate at repair po ng sa area po ng ating studio room. Ah, okay, good news naman 'yan at tuloy-tuloy na ang improvements, no? And hopefully lalo pang maging successful, lalo-lalo na ang dami ng natutulungan ng Radyo Kabakawan sa komunidad. May feedback din ba kayong natatanggap mula sa inyong mga tagapakinig, Elwin? So far po, ma'am, is yung mga feedback po is first and foremost is nagpapasalamat po talaga kami sa NNC dahil nabigyan po kami ng ano ng radio station po dito sa aming bayan kasi nagamit po talaga siya during the time na nagkaroon kami po dito ng accreditation sa mga programs kasi best practices po talaga dito is nagkaroon po ng extension services yung college, yung university kahit na may pandemic through using Radyo Kabakawan as medium po para somehow ma-perform pa rin namin yung aming function sa extension. So ang sabi po talaga ng ano accreditor, sinabihan kami na you have to what is that? Protektahan po talaga out of way, yung ampingan yung ano ba yung tawag doon? Yung we have to protect, we have to protect, ano ba yung tawag? Ampingan, we have to take care. Okay. So, dapat i-take care po talaga natin yung ano, yung Radyo Kabakawan kasi bibihira lang yun may puntas o maligay sa mga colleges at university. So yun po yung mga feedback na narinig po namin. At the same time, yung we have, nagpapasalamat din po yung community kasi aside po sa radio broadcasting po na ginagawa namin, is meron kaming program na tinatawag na contextualized COVID-19 IEC vaccination program. So lahat po ng order, lahat po ng mga advertisement coming from national is we try to contextualize po ito, i-translate po namin through Radyo Kabakawan para po mas maintindihan po ng community. In other words, from Tagalog to Bisaya po yung ginagawa po namin. Like for example, mga executive orders from the provincial government, executive orders from the municipal government. So ang ginagawa po namin kasi English po yun, mahirapan po yung ating community pag internalize po sa mga provisions. So we tried through Radyo Kabakawan po is mga anchorman natin is tag what is that tag
contextualize, tag-translate po namin yung ano, yung mga orders at saka mga yung mga orders po at mga resolutions na galing po sa para po sa mga health concerns po. Of course, before po namin ipapublish, kailangan po meron pong ano, approval from them. So okay na, doon po na time namin ipapublish. Alright. Pero ano yung in particular na programa ninyo sa nutrition? Meron ba? Meron po ma'am, yung ano, yung nutrition nato karon. Nutrition, ano yun? Nutrition nato karon or nutrition, or today's nutrition, something like nutrition nato karon. It is a program po ma'am ng ating IMNOW, Municipal Nutrition Action Officer with the BNS. So, may programa po sila from 9 to 10, daily po yun na ang ginagawa po nila is nag-assign po ng mga BNS na yun po yung magtatakol ng mga programa nila about nutrition nato karon. Mabuti naman at involved si MNOW pati mga barangay nutrition scholars natin para alam din natin kung ano yung mga nangyayari dyan sa mga barangay, no? And we're so thankful also na under your leadership and then support ng iba na nakakabangon na and hopefully maging one of our mga model Nutriskwela stations out of all the 50 kayo na Nutriskwela ngayon sa kasama sa network. So, good luck Elwin at sa lahat po ng station personnel at sa lahat din ng mga sumusuporta, no? Maraming salamat sa patuloy na dedikasyon ninyo at commitment para maging matagumpay ang Radyo Kabakawan. So, with that, can you give ano na parang panghuling mensahe o parting message mo para sa ating mga tagapakinig? Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa oras po na nakinig po kayo sa aming talakayan ngayon ni Ma'am Zoe. So, i-inform ko din po yung ating mga tagapakinig na we are so happy po na Radyo Kabakawan will be hosting po the training on community radio broadcasting for radio station personnel of the Nutriskwela Community Radio Network Program in the region. So ideally, by October 24 to 26, 2022, next week, pupunta po dito yung personnel po natin from the NNC, from Central and the region to conduct po the training. And of course, yung ating pong mga kasama na mga radio station in the region. So all in all, pupunta po dito yung at more or less tatlong radio stations po. So, pupunta po dito sa radio station and we are so happy considering na mabisitahan po yung ating Radyo Kabakawan sa kabila po ng ano ng pandemic at saka yung bagyong dumaan. So, we are so parang heartwarming lang po na nabibisitahan yung Radyo Kabakawan kasi alam naman nila na na-damage po talaga. So, lahat po Ma'am Joby, sa lahat po ng family ng NNC, thank you so much for supporting Radyo Kabakawan and for giving us the opportunity po na makapagserbisyo po sa ating komunidad through a responsible broadcasting ng information po. Salamat po Ma'am. Alright, maraming salamat sa iyo, Station Manager Elwin Argana, no? Sana lagi kayong safe and of course, good luck sa training ng Nutriskwela dyan. Hopefully, makapasyal din sila sa napakagandang lugar ng Del Carmen at Siargao. Okay, maraming salamat. Susunod na po, inaabangan ninyong recipe of the week na masarap at masustansya. Ano kayang masarap na recipe na hatid sa atin ni Recipe Princess CJ? Abangan po yan sa pagbabalik po ng One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At welcome back sa One Nutrition, One Nation. Ready na po ba ang panulat ninyo kasama na ang papel? Narito na po ang hinihintay natin na recipe of the week.
Kaya tanungin na natin si Recipe Princess CJ kung ano ang inihanda niyang recipe para sa atin ngayong hapon. Ang sustansyang hapon, Miss Jovi, hindi lang masarap, puno pa ng sustansya ang recipe ang hatid ko para sa inyo, mga ka-nutrition. Paniguradong magugustuhan nyo ito. Samahan nyo akong ihanda ang ginisang labong na may gulay. Hep, hep, hep! Food safety reminder muna, mga ka-nutrition. Bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikalawa, para sa mga ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti pati na rin ang mga gagamitin mga kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin ding mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng ginisang labong na may gulay. Ang mga sangkap ay 1/4 na tasa ng hibe, 3 butil ng dinikdik na bawang, 1 piraso ng sibuyas hiniwa, 2 kutsara ng luya na hiniwa ng pahaba, 2 piraso ng kamatis hiniwa, 2 tasa ng kalabasa na hiniwa ng pakwadrado, 1 tasa ng kamoteng dilaw na hiniwa ng pakwadrado, 2 tasa ng labong, 5 kutsara ng sabaw ng bagong na isda, 1 tasa ng dahon ng saluyot, at 2 kutsara ng mantika. Para naman sa paraan ng paggawa, una ay igisa sa mantika ang bawang, sibuyas, luya, kamatis at hibe. Ikalawa, ihalo ang kalabasa, kamote at labong. Idagdag ang 3 tasa ng tubig at sabaw ng bagoong. Pakuloan ito ng 3 minuto o hanggang sa lumambot ang mga gulay. At ikatlo, idagdag ang dahon ng saluyot at pakuloan sa mahinang apoy ng 2 minuto. Hango ito sa mga lutuing gulay, simple, mura at masustansya ng National Nutrition Council. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 3 tasa na maaari pa para sa 4-5 tao. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jovi. Alright, maraming salamat, Recipe Princess CJ Aguinaldo. So mukhang madali at mura lang, no? At syempre, masustansya yung recipe na dala mo. Kaya mga kanutusyon, subukan niyo po yan gawin para sa inyong pamilya. Mga kanutusyon, isang oras na naman ang nagdaan para sa episode natin na puno ng kaalaman tungkol sa nutrisyon. Maraming salamat muli sa ating resource person mula sa Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, si Dr. Manuel or Noel Ballesteros, ang Division Chief ko ng Oral Health Division. At binahagi po niya sa atin ang mga impormasyon tungkol sa pangangalaga ng ngipin at gilagid o yung tinatawag na oral health. Nais din naming pasalamatan si Station Manager Elwin Argana ng Nutriskwelo Eskwela Radyo Kabakawan 97.7 FM ng Del Carmen, Surigao del Norte para po sa update ng kanilang Nutriskwela Radio Station. And of course, kaisa po kami ng LGU ng Del Carmen at ang Surigao State College para sa matagumpay at maganda palalong programa ng at nais ko rin pasalamatan si One Nutrition Reporter at Recipe Princess, CJ Aguinaldo, pati na rin ang ating production staff na si Ms. Rocky Cordero. Maraming pasalamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta dito sa ating One Nutrition, One Nation. At para lagi po kayo updated sa balita at mga ganap ng NNC, hanapin nyo lang at hanapin nyo at i-like ang ating bagong Facebook page, ang One Nutrition, One Nation-National Nutrition Council. Para po sa announcements sa mga activities ng NNC, sundan nyo lang po ang ating Facebook page na National Nutrition Council Official. At nais din namin ibahagi ang First 1000 Days PH Facebook page ng NNC para naman po sa mga tips at bagong kaalaman tungkol sa unang 1,000 araw ng buhay. Kaya tutok lang po mga kanutusyon dahil marami talaga kayong mga inihanda para sa inyo. Kaya follow and like na po. Hanggang sa muli po, ito si Joey Raval na tuwi na ay nagpapaalala sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay at
sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Magandang hapon po!